Hi Aries! Happy Monday po sa lahat. So, meron tayo ditong wishing candle. So, this is for money. So, money flows to you. Ayan. Endlessly. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. So, meron tayo ditong journal. Okay, meron tayo ditong the sickle. And meron tayo ditong the garden. So, pwede po na mayroon kayong iniiwasan dito. And paggastos ito. Okay, so parang meron kayong ihihinto. Meron kayong puputulin na gastos. Na sa tingin po ninyo ay, ayan, hindi naman makaka-apekto sa, sabihin natin, sa status ninyo. Pwede kasi na ito, madaming nakatingin po sa inyo. Madaming nagmamasid. Kaya, ayun, medyo nag-iingat kayo dito eh. Pagdating sa inyong community. Tignan po natin. And also, yung iba po, ayan, meron kayong, sinusulat kasi dito, meron kayong pinag-aaralan. So, pwede po, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong pinag-aaral. So, ayan, mukhang tatapusin nyo na, sabihin natin, yung tuition fee kasi nila, pwedeng hindi mo binayaran ng buo. Or maybe ito yung tuition fee mo kung ikaw yung nag-aaral. So, pwedeng babayaran mo na yan ng buo ngayon kasi magkakaroon na ng budget. Tignan po natin. Ayan, basta meron na kayong babayaran na buo. Tignan po natin. Spirit guide, ngayong araw, ano po ang mensahe natin for Aries? Yearning, longing for someone, undesired separation. Okay, so meron kayong namimiss dito. Ayan, maybe hindi kayo nag-uusap ng taong to. Or sabihin natin na busy kasi siya, kaya hindi kayo nakakapag-usap ng matagal or ng madalas. Or ngayong araw, yun yung mafe-feel mo na sobrang miss na miss mo yung taong to. At hindi mo din alam kung bakit ba. Tignan po natin pagdating sa iyong trabaho. Meron tayo ditong 2 of cups. And the knight of pentacles. Ayan, pagdating naman po sa trabaho, tuloy-tuloy po yung trabaho ninyo. At nagtutulungan din kayo ng mga ka-workmates mo. Pagdating sa kaperahan, ayun nga, meron talaga kayong ibibigay, mayroon kayong babayaran, ayan po. So, give and take lang dito. So, sabihin natin na kung ano man itong bibigyan mo ng pera, gagastusan mo, is malaki din po yung balik sa'yo. Tsaka ito, Knight of Pentacles, so tuloy-tuloy din po kasi yung inyong mga trabaho. So, maganda po ang kita, maganda ang flow ng money sa'yo ngayon, Aries. Para naman po sa mga nagne-negosyo, meron tayo ditong 5 of Cups. So, ito naman, medyo nanghihinayang naman kayo. Siguro, medyo nanghihinayang kayo dun sa part na ilalabas ninyo yung pera. Kasi pwede nyo pang palaguin. So, nasa sa inyo na po yan kung ibibigay nyo ba ng buo o magbabayad ba kayo ng buo dun sa kailangan ninyong bayaran or ihahatiin po ninyo or pakonti-konti nyong ibibigay para mapaikot nyo pa yung pera. Kasi there is a part of you na medyo nanghihinayang ka. Tignan po natin. Pwede rin na ito ha, yung mga stocks po ninyo, pwedeng may matapon. So, ingat lang po kasi sayang din naman talaga to. Maganda nga yung kita ninyo, tas babawi naman doon sa may matatapon o may masisira na products. Love life po, spirit guide. Kamusta po? Meron tayo ditong page of pentacles. Okay, date and cassette. Ayun, parang namimiss mo na yung person mo. Namimiss mo na yung dating kayo, yung wala pa siya masyadong ginagawa, hindi pa siya busy sa trabaho. So, ito, nagkakaroon kayo ng distansya ngayon ng person mo. So, ang kailangan nyo po is mag-usap. Ang kailangan nyo po is lumabas. Ayan. So, mag-bonding po kayo para naman makarecover or ma-make up po ninyo yung mga times na hindi kayo
nagkakausap or wala kayong time sa isa't isa. So, bumawi kayo sa isa't isa. Yun po yung kailangan. So, yan lang po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Aries, maraming salamat. Ingat po kayo always. Money flows through you. Always remember that. Enjoy the rest of your day and more blessings to come. Bye-bye! Hi Leo, eto naman po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Tignan po natin ano ito. Tignan natin, this is for you Leo. Mayroon tayo ditong the moon. Mayroon tayo ditong the bouquet. At mayroon po tayo ditong the snake. Okay, so may naninira sa iyo dito. May naninira sa iyo, Leo. Chinichismis ka ng taong to. So, nagpapanggap po yung tao na ito na kaibigan mo. Kaya mag-iingat ka. Meron tayo ditong sacrifice. Okay, parang sinasacrifice ng taong to yung friendship ninyo para may makuha siya. There are those worth making. There are those that will destroy you. So, mag-ingat ka sa mga pinagkakatiwalaan mo, sa mga sinisharean mo ng mga problems mo. Kasi, itong taong to, pwedeng nakita niya na yung weakness mo, yung ka-vulnerabilityhan mo. So, pwede niya yung gamitin against you. So, as much as possible, sarilinin mo na lang muna yung mga problems mo. Para hindi ka din magka-problema at hindi na siya lumaki. Kasi pwede nga yun, no? Isa-sacrifice ka niya para makuha yung gusto niya. Pagdating sa trabaho, meron po tayo ditong the Fool and Four of Cups. Okay, so medyo naboboard na kayo dito sa work kasi po pwedeng hindi na kayo nakakalabas. Sabi natin yung mga dating ginagawa ninyo sa trabaho ay hindi nyo na magawa ngayon. So ito, naboboard na kayo dito. Parang gusto nyo mag-explore, gusto nyo umalis dito sa work ninyo at maghanap ng ibang trabaho. Kaya lang ito ha, baka may nag-o-offer sa inyo, baka ito yun. So, pag nakapagbigay na kayo ng pera sa taong to, bigla na lang tong mawawala. Kaya, maghanap na lang kayo. Kung maghanap man kayo ng work, Leo, ayan, para po sa mga maghahanap ng work, is kayo na lang yung maghanap. Okay, sariling sikap na lang, wag po kayong umasa sa iba kasi nga, ayan yung mangyayari. Mapapagastos lang po kayo. Mauwi din sa wala. Meron tayo ditong 3 of Pentacles pagdating naman po sa inyong kaperahan. So, parang binabudget nyo talaga. Mabuti yung pera ninyo. Pinag-uusapan nyo ng family mo kung ano yung gastos, ano yung pwede ninyong gastusin, or ano lang ba yung budget ninyo dito. Pwede rin naman po na tatlo kayong nagtatrabaho dito sa inyong kabahayan, ayan, or sa tatlo kayo, sa family members ninyo ang nagtatrabaho. So, mas gumagaan po yung mga gastusin ninyo. Pagdating naman po sa negosyo, meron tayo ditong 2 of Cups. So, maganda din pagdating dito sa inyong negosyo dahil, ayan, give and take kayo nito nung person mo. Or nung person mo, or pwede kasi na asawa mo to, baka siya yung ka-negosyo mo, kasosyo mo sa negosyo. O kaya naman ito ay kaibigan mo na ito nga baka isacrifice ka niya dito. So, medyo maging maingat ka din at the same time. Okay? Pero divinely guided naman po kayo dito pagdating sa negosyo. Kaya lang, syempre, kahit divinely guided kayo, dapat alagaan nyo pa rin at tignan nyo pa rin yung negosyo ninyo. Maging ano pa rin kayo, maging curious ba kayo sa mga nangyayari. So, maganda po dito, Mukhang may makakadeal kayo ngayong araw. At kikita talaga kayo dito. Tignan natin. Maybe meron ikaw to, maybe meron kang kailangang isacrifice na ibang clients para dito sa kliyente mo na to. Kasi mukhang madami siyang o-orderin. So parang pag may mga nagtanong pa sa'yo, hindi mo na sila ma-entertain. Kasi parang sabi natin, ano ka na, sold out ka na for today, ganun. Love life po, spirit guide. Meron tayo ditong Page of Pentacles. At mayroon tayo ditong Ace of Cups. So pwede po na may naniligaw sa inyo dito. Merong pumoporma sa'yo. O ikaw naman to, baka meron kang pinopormahan. Meron kang bagong nagugustuhan. May new person dito sa buhay mo, Leo. Okay, twin flame. So you're dealing with your twin flame. Yin yang, send balance, duality, union. Coupling, complement each other. So, ayan, mukhang matatagpuan nyo na or mahahanap na kayo ng twin flame ninyo ngayong araw. Masaya naman po yung karamihan sa inyo kahit single kayo. Pero kahit, ayan, yung iba sa inyo, di ba masaya, pero may biglang darating.
So, nasa sa inyo po yan if i-welcome ninyo yung new person na ito na paparating sa buhay nyo, Leo. So, ingat po kayo always. Always remember, money flows through you. Maraming salamat po sa inyong panonood. And see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Sagittarius, eto naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw. So happy Monday po. So meron tayo ditong wishing candle. So money flows to you. So i-affirm mo po yan para ma-claim mo yung energy natin. Okay, yung positive energy natin. Tignan natin ano po yung paparating sa'yo ngayong araw. Spirit guide, ano po ang mensahe natin for Sagittarius ngayong araw. Okay, meron tayo ditong the gentleman. Meron tayo ditong the child. At meron tayo ditong the stars. Okay, so maybe meron kang nilolonging dito. Meron kang namimiss na na pagkain na ginagawa mo dati pa. So parang hindi mo na siya nagagawa ngayon. So maybe meron kang time para gawin yung bagay na to. Ayan, pwede rin na meron kang babalikan from your past. Pero more on nakikita ko dito is pwedeng dreams mo ito, unti-unti siyang natutupad. So ayan ngayong araw. And also very curious ka din naman kasi sa mga bagay-bagay, Sagittarius. Pwedeng may male figure dito sa buhay mo, pwedeng boyfriend mo yan. Pwede rin naman na anak mo. The unseen, too much is hidden from you. So parang meron kang babalikan dito. Okay, could be may matutuklasan ka from your childhood. Ayan, so may matutuklasan ka from your past. Tignan po natin, pagdating naman sa trabaho, mayroon tayo ditong the emperor. At mayroon po tayo ditong 9 of Wands. Ayan, pagdating naman dito sa trabaho mo, very relax yung iba sa inyo, but at the same time, yung isipan ninyo, yung napapagod. Yun yung nakikita ko, yung katawan ninyo relax, pero yung isip ninyo hindi. Or the other way around. Depende kasi yan sa trabaho ninyo. So, pagod ngayong araw, si Sagittarius, mind or body. Pagdating sa kaperahan, meron po tayo ditong the justice. So, pwede po na meron kayong nilalakad na kaso. Pwede rin naman na meron kayong sisingilin ngayong araw. So, maaaring makukuha nyo po ito. Ayan. Pagdating sa negosyo, meron tayo ditong Knight of Cups. So, pagdating po sa negosyo, may mga offers dito, may mga opportunity. Pwede rin po na meron kayong, kayo mismo yung magdadala sa ibang lugar nitong negosyo ninyo. So, maganda po yung energy na ito kasi nakaka-pick up po yung inyong negosyo ngayon. Ayan. So, maganda din yung flow ng money dito. Ano lang, parang even lang. Alam mo yung balance. Hindi siya sobrang laki, hindi rin naman sobrang liit. So, nakaka-cope up pa rin po kayo sa araw-araw. Pagdating naman sa love life ninyo, meron tayo ditong the Fool. At mayroon po tayo ditong Ace of Pentacles. So parang merong nag-offer sa inyo dito sa Sagittarius pero hindi pa kayo ready na umibig. Hindi pa kayo ready sa seryosohan na relasyon. Para bang gusto nyo munang kilalanin yung person na ito. Pero you have something to offer dito sa taong ito. Or baliktad, yung taong to is mayroon naman siyang kayang i-offer sa'yo. Kailan kasi parang hindi mo siya nakikitaan ng sincerity. Parang sabihin natin, kung asawa mo to, nagsasorry siya sa'yo, hindi ka naniniwala kasi di mo nakikita na sincere siya. So, the Grim Reaper. The relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. So, pwede nga na yung iba po sa inyo ay ito. Merong nakikipagbalikan sa inyo dito pero ayaw nyo na, Sagittarius. Okay, pasensya na, nabunggo ko yung cellphone. So, ayaw nyo na. It's over na. Siguro, kung ex nyo to at meron kayong anak, para na lang po sa anak ninyo yung inyong pinaglalaban dito. So, yan lang po yung mensahe sa'yo. Always remember, Sagittarius, money flows through you. So, ingat po kayo always. More blessings to come. Bye-bye!